Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Ikalawang Pedro, the book of 2 Peter, chapter 1, verse 2. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Pagsagana sa kagandahang loob ng Diyos. Yung salita pong grace, ang unang-una ko pong natutunan noon nung ako po'y na-born again. At tandang-tanda ko po yung kahulugan nito. Ang pagkakilala ko po noon sa Panginoon na nagdulot sa akin ng malalim na unawa sa kahulugan po ng grace. Kasi sabi po nung nangaral, ang grace daw po is God's riches at Christ's expense sa pamamagitan daw po ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, sa kanyang kamatayan at pagkabuhay namang muli, ay sumagana po yung biyaya sa buhay po nating nanalig sa Kanya. Kaya today, gusto ko po maintindihan po ninyo yung pagsagana po ng biyaya ng Diyos o kagandang loob ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi yan po ang nais ng Diyos at yan din po ang prayer ni Peter sa lahat po ng mananampalataya noon. At unang-una pong dapat makita po natin dyan, ang sikreto po ng pagsagana sa kagandang loob ng Diyos ay yung pagkakilala natin sa Diyos at sa Kanyang anak na si Jesus. Ang sabi po dyan ay sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Sasagana po yung kagandahang loob ng Diyos sa ating mga buhay. Tanong lamang po, gaano ba natin kakilala ang Diyos? Unang-una po dapat makita natin ang Diyos, hindi isang philosophical or religious figure. At ang Kanyang anak na si Jesus, ganun din. Hindi dapat natin siya makita na parang isinulat lamang sa mga aklat ang Biblia at ang mga babasahin na parabagang isang fairy tale. Kailangan po ma-experience natin siya sa ating pong buhay. Kailangan ma-experience natin yung personal and powerful Jesus na siya po ay nananahan sa ating mga buhay at sa pamamagitan po niya ay nararanasan natin ngayon itong bagong buhay na taglay-taglay natin. So kung ang pagkakilala natin sa Diyos ay mababaw, hindi nga po natin ma-experience yung pong tunay na pagkilos niya sa ating buhay. Alam niyo po ba na ang grace nag-i-increase po yan depende sa revelation o pagkaunawa natin kung sino ang Diyos at kung sino yung Kanyang anak na si Jesus sa ating mga buhay. Mahalaga po yon kasi doon po nakasalalay ang pagsagana ng biyaya ng Diyos. Kailangan lumalim po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos para madiskubre po natin kung sino po ang Diyos at ano yung Kanyang kayang gawin sa ating mga buhay. And speaking of God's grace, ang ibig sabihin din po ng salitang grace is God's willingness. Gustong-gusto ng Diyos magbigay, tumulong sa tao. At yan ang pinarating niya sa atin nung naparito po ang Panginoong Jesus. The greatest gift na ibinigay niya sa atin. Kaya dapat po makilala natin siya na isang Diyos na giver at gracious sa lahat ng Kanyang ginagawa. Sa lahat siya ay Diyos ng pag-ibig. Pangalawa po, nakasalalay po ang pagsagana ng biyaya ng Diyos o kagandahan ng loob ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan po ng ating pinaniniwalaan o nauunawaan. Kadalasan po, no, naririnig nyo, manampalataya ka, maniwala ka. Ang mahalaga po sa tao, yung meron siya kasing pinaniniwalaan. Ang panggagalingan po ng kanyang pananampalataya ay yung kanyang pinaniniwalaan na nagmumula po sa salita ng Diyos. Sabi po sa Aklat ng Gawa, chapter 20, verse 32, ay ganito. At ngayon, tinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Ayun naman pala, meron tinatawag na word of His grace. Ano po ibig sabihin nun? Nare-reveal po yung grace ng Lord sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At kapag naunawaan po natin ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay, ay mararanasan po natin yung pagsagana ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Yung po ang kulang sa atin, ano, nakontento lamang po tayo sa pagsimba, paglinggo, hindi na natin binabasa ang Biblia. At ang dami-dami pong pangako ng Diyos sa ating mga buhay na pwede nating pangawakan. At ang sabi nga po sa 2 Peter chapter 1, verse 3, He has given us everything we need for life
and godliness. Hindi niyo po ba napansin yun? Sinabi dyan, everything we need. Ibig sabihin, available na po yung mga resources. Ang tanong, alam ba natin na ito'y available na para sa atin? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12, sabi dyan, that we might know the things that are freely given to us by God. Alam ba natin yung para sa atin? Minsan yung hinihingi natin sa Diyos, ibinigay na pala niya. Kailangan lamang ang kinin natin at ito ay mapapa sa atin. At marami sa atin, ganun po ang kakaranasan. Ano po, hindi lang natin alam kung ano yung biyaya ng Diyos para sa ating mga buhay at napakasagana po niyan. Dahil sa hindi natin alam, hindi natin nai-enjoy. Kaya napakahalaga po ng pagkakilala natin sa Diyos at pagkakaroon natin ng pinaniniwalaang mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Pangatlo po, tumahalaga po ang sikreto po ng pagsagana ng kagandahang loob ng Diyos sa ating mga buhay ay marunong po tayong tumanggap. Ang receiving po is an option. Kadalasan po eh, kahit naririyan po yung biyaya, pag hindi natin tinatanggap, ano po, eh nasasayang po. Available naman pala eh, ano po. Katulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, eh He has given us everything we need for life and godliness. Nariyan pala eh. Kaya lang ang tanong, inaangkin mo ba ito sa iyong mga buhay? Inaangkin mo ba itong mga pangakong ito para sa iyo? So, sayang naman kung naririyan lang siya at hindi mo kukunin. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, God is able to make all grace abound to us, that you having sufficiency in everything may abound in every good work. So, nariyan pala ang Diyos para pasaganain tayo. Ang tanong, inaangkin ba natin yung para sa atin? Lagi niyo pong tatandaan, receiving is an option. Healing is available. Salvation is available. No po, yung grace, available po yan. Pero ang tanong, inaangkin ba natin ito sa ating mga buhay? Mahalaga po makita natin para ma-enjoy natin ang lahat ng bagay na ito. Marunong tayong tumanggap. Gusto ng Diyos po yun. In fact, He is a willing God. He's a gracious God. And He is a giving God. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.